Bali ako guys, ang alaga ko dito sa Hong Kong, isang bata na 3 years old at dalawang pusa. Yan yung alaga ko dito sa Hong Kong. Bali kasali yung dalawang pusa sa kontrata ko. So alam ko na may dalawang pusa nung nagpirma ako ng kontrata dito sa Hong Kong. So, nilagay yan sa kontrata ko na isa sila sa pagsisilbihan ko kasama ng amo ko na yung mag-asawa at ng alaga ko. And nakalagay yan dyan lahat sa kontrata mo, yung kung gaano kalaki yung bahay mo, kung ilang tao ang pagsisilbihan mo, at kung ano yung mga patakaran, kung magkano yung sahod mo, lahat andun sa kontrata. Yung alaga kong pusa, dalawa sila, magkapatid yan sila. Yan yung una na nilang naging baby. Hanggang na lumaki na sa kanila, hanggang ngayon, magti 10 years old na yun guys. 9 years old more na yun, sabi ng amo ko. So, matagal na sa kanila yun, hanggang sa nagkaanak na lang sila, andyan pa rin yung dalawang pusa. Nung pumirma ako ng kontrata, iniisip ko, wala kasi akong idea na kung paano alagaan yung mga pusa dito sa Hong Kong. So, nagka-idea lang ako nung nagtrabaho na ako sa kanila. Bibigyan nyo kayo ng idea kung ano yung ginagawa pag may alagang pusa. Bali, yung routine ko guys sa pusa, sa morning, pagkagising ko, iche-check ko yan yung toilet nila. May sarili yan silang toilet guys. Yung toilet sa bahay, plastic yon na may takip na kung gusto nilang pumasok, mayroong may hole yan sa gitna. Pero plastic din na pwede silang pumasok, pwede silang lumabas, ganon. Tapos, dyan na sila guys, nagbabawas, umiihi, nagpupupo, dyan na. Sa, kasi mayroon yan sa loob nilalagay na litter. Yun yung ginagawa nilang buhangin na may mga flavor yun eh. May mga different ingredients nung litter na yun, kung ano yung nasanayan amuyin nung may-ari at nung pusa din. Yun sa amin, ang litter doon sa amin, tofu. So, yun, doon sila, kasi nung dumating ako guys, na-train na yung pusa kasi matanda na nga. Alam na nila kung paano magbawas, kung saan sila pupunta. Never yan sila guys nagbawas sa floor. Never yan sila umihi o nagpupo sa floor. Kung may makita man ako, dalawang beses lang siguro sa 2 years ko, isang beses na doon lang sa labas ng ano niya guys, ng toilet nila. Siguro nung lumabas sila, nasama sa paa nila. Siguro ganun. Kasi hindi talaga yan sila nagbabawas sa labas kasi alam nila kung saan sila magbabawas. Yun lang ginagawa ko pag nakita kong may madumi, binubuhat ko lang yung toilet nila guys, magaan lang naman, tapos dinadala ko sa toilet, tapos kinukuha ko, pinapala ko ng mayroon yan siyang ano eh, mayroong plastic din na pangkuha doon sa dumi, kasama na yung litter na may dumi, ilalagay mo yun sa toilet bowl, tapos i-flush mo lang. Yun lang, ganun lang maglinis ng ano nila, ng pinagdumihan nila. Tapos yung plastic na toilet nila guys, once in 2 weeks ko lang siya nililinis. Yun. Tapos depende sa amo, may amo na gusto parati linisan. Pero yung amo ko, in 2 weeks daw, kahit isang beses ko lang linisan. Yun yung sabi niya. Sinusunod ko. Tapos, yun lang ginagawa ko sa umaga. Tapos pinapakain ko sila sa umaga. Nilalagay ko, mayroon yan silang kainan doon na, tapos mayroon din yan silang tubigan na doon. Gusto nilang uminom, minom lang sila kasi nilalagyan lang yun ng tubig. Water jug sila doon na nilalagay ko na may lumalabas sa tubig pag gusto nilang uminom. Tapos yung kainan nilalagyan ko lang yun ng cat food. Kasi noon nagkarne sila kasi na-allergy sila sa cat food. Ngayon binalik sila sa cat food kasi ang hirap mag-prepare ng pagkain nila. Kailangan pang steam, tapos kailangan i-storage pa sa fridge. Minsan pag sumobra ng araw, mabaho na. So sabi ng amo ko, itry natin ulit ibalik sa cat food. So ngayon medyo okay naman na nasanay na sila ulit sa cat food. Medyo gumaan na yung ano ko, yung trabaho ko. Kasi yan naman talaga kinakain ng pusa eh. Noon kasi na-allergy sila, parati silang nagsusuka kaya nilipat sila sa meat. Ngayon okay naman na. Tapos guys, hindi ko yan sila pinapaligo. Yung amo ko ang nagpapaligo sa kanila. Siguro pinapaliguan na yan sila ng amo ko once a year.
Hindi naman nila yan kailangan parating maligo. Nasa bahay lang yan sila, guys. Tapos hindi muna sila kailangan ilabas. Diyan lang yan sila sa bahay. Hindi na tulad ng aso na everyday, twice a day or once a day, kailangan nilang lumabas. Yan, hindi na kailangan ilabas. Tapos hayaan mo lang sila dyan sa loob ng bahay. Hindi mo sila kailangang asikasuhin. Yun lang yung maganda sa pusa. Bantayan mo lang yung oras ng pagkain nila sa umaga, sa tanghali, sa gabi, kung may merienda time pa ba yan sila o ano, ilang beses sila pakainin sa isang araw. Ako kasi, tinitingnan ko lang yung kainan nila, nilalagyan ko pag ubos na, basta hindi lang sumobra sa tatlong beses o apat na beses sa isang araw ko lagyan. Pero usually, sa isang araw, dalawa, pinaka-maximum nila ng tatlo kung palakain sila. Hindi naman talaga sila talaga maubos parati yung cat food. At yung kuko nila, guys, pinuputulan yan. Yung amo ko yung pumuputol ng kuko nila. Hindi ako pinapaputol ng amo ko. Tsaka minsan lang naman kasi. At hindi yan sila pinapadamitan. Yung iba pinapadamitan, sila hindi. Ganyan lang sila. Tapos kahit malamig, kung malamig, kung winter time, kinukumutan niya sila ng amo ko pag winter time. Kasi nalalamigan niya sila. Minsan, pag yung masyado ng malamig, gusto yan nilang magtalukbong sa kumot. Yun. Tapos, yun lang naman, guys. Ang hindi lang talaga maganda sa alagang pusa, yung kung allergy ka sa mga balahibo, kung hindi mo gusto yung parating may balahibo, kasi mabalahibo sila, guys. Yun lang yung disadvantage pag nag-alaga ka ng pusa, may alaga kayong pusa sa bahay, yung balahibo, kasi kahit saan yan sila, guys. Yung dalawang pusa sa bahay, pag malamig, hello, pag winter, pag nakikita nilang may init sa kwarto ko, dun yan sila sa higaan ko, guys, dalawa sila nagsisiksikan, yung bed ko puno yan ng balahibo. Minsan, kung mahiga ako, yung pag nagkukumot ako, parang ma-feel ko yung balahibo sa kilt ko na nakadikit. Yung parang na-aching ako na ano. Pero, awa naman ng Diyos, guys. Hindi ako nagka-allergy sa balahibo. Never akong... never kong naramdaman na masama ang pakiramdam ko dahil sa balahibo. Yun lang talaga yung disadvantage, guys, pag nag-alaga ka ng pusa. Tapos, yung mga jacket ko, guys, minsan, kung ilalagay ko siya sa bed, mayroon siyang mga balahibo. Yung mga damit namin lahat. May makikita ka talagang balahibo. Kasi nga, kahit saan yung pusa. Sa sofa, doon sila tumatambay. Sa mesa, kahit sa mesa nga, tumatambay sila. Kahit saan yan sila, mo makikita, andyan yan sila. So, ang hindi ko lang talaga gusto yung doon sila sa bed ko. Kasi, syempre, kahit hindi ka, wala kang allergy sa balahibo, mag-feel mo talaga na may balahibo. So, pag yung minsan pinapalo ko yung bed ko ng tela, parang bumabalik pa rin kasi yung balahibo. Hanggang ngayon, nasanay na lang ako, guys. So, wala akong magagawa. Pero may kasabay ako dati na kasama ko sa agency. 1 week lang siya dito. Hindi niya alam. May alaga pala siyang pusa. Hindi niya daw kaya, as in, hindi, ina-atake daw siya ng sakit niya na sinusitis ba yun? Basta hindi niya daw kaya, guys, yung balahibo ng pusa. Kaya ng isip niya, pero yung sarili niya, katawan niya, hindi kaya. 1 week lang siya dito, siya mismo yung nag-break ng contract niya. So, nag-break siya ng contract niya sa amo niya. Sayang, umuwi na lang siya. Umuwi siya, guys, hindi na siya naghanap ulit ng amo dito. Sabi niya na discouraged daw siya sa nangyari sa kanya na may alaga siyang pusa. Ganun pala yun. Na sobrang nahirapan siya, guys, sa balahibo ng pusa. Hindi siya nahirapan sa trabaho or sa pag-aalaga ng pusa. Sa balahibo siya, hindi nakayanan. So, kaya nakauwi, umuwi siya. Siya yung pusang umuwi. Hindi na siya ulit naghanap ng amo. Diretso na siyang uwi ng Pilipinas. So, nagulat ako nung nakita ko nagbupo siya na nasa Pinas na siya. Sabi ko, parang sabay naman kaming dumating dito. Kaya pala, nag-break pala siya ng contract niya dahil sa pusa na alaga niya.
pag may alaga kayong pusa, be aware din kayo sa alaga niyong bata. Kasi yung mga pusa minsan, may mood yan sila na hindi sila pwedeng galawin. Yung hindi sila pwedeng gulatin na lang bigla, na basta magugulatin yan sila. Tapos kung minsan bigla yan sila hawakan ng alaga niyo, mangangalmot guys, or mangangagat yung pusa. Usually nangangalmot yung pusa ko kasi sa bahay. Yung isa, gustong lambingin, gustong hawakan, yung isa ayaw magpahawak. So yun yung parating nangangalmot. So minsan parating may kalmot yung alaga ko, pati nga ako minsan may kalmot. Yung magulat ka na lang, may kukunin ka sa tabi niya, bigla ka na lang kakalmutin. Hindi naman nakakapagod pag may alaga kang pusa at may alaga kang bata, kasi hindi naman alagain yung pusa. So yun lang guys, kinuwento ko lang yung karanasan ko about sa pag-alaga ng pusa. At sa mga bago pa lang sa channel ko, please subscribe Shell Wonder Vlogs. Nagbibigay ako ng tips and ideas about sa pagiging isang domestic helper dito sa Hong Kong. So kung interested kayo sa mga videos na to, please subscribe at click na rin ang notification bell para parati kayong updated sa mga susunod ko pang videos. Thank you guys, at sa mga subscribers ko dyan, mga viewers, thank you, bye bye.